Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa investment accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa financial asset at amortized cost. Kung ating babalikan, ang classification ng financial assets ay nakadepende sa kung ano ang business model ng entity. At kung sakaling papasok sa dalawang ito, therefore, ang kanyang classification ay financial asset at amortized cost. Ang sabi sa letter A, the business model is to hold the financial asset in order to collect contractual cash flows on specified dates. Meaning, ang gusto mo talaga ay mangolekta ng cash. Okay? Contractual cash flows on specified dates. Yun yung model mo. At ang sabi pa dito, the contractual cash flows are solely payments of principal and interest on principal outstanding. Na basically yung kinokolekta mo ay dahil merong principal at interest. Kaya nga, itong financial asset at amortized cost ay debt securities lamang. Walang equity securities under this one. Eh kasi nga, okay, wala namang interest ang security, ang equity securities. Wala ding specified date na kailangan siyang bayaran. Okay? Ngayon, para mas ma-appreciate pa kung ano ito, kailangan din nating pag-usapan yung kanyang classic example. And that is the bonds. Okay? Pero bago pa natin basahin yung kanyang textbook definition, banggitin na muna natin na yung bonds naman ay pwede rin sa ibang investment katulad ng FVPL at FVOCI. Nagkataon lang itong bonds na to ang pinakang classic example ng financial asset at amortized cost. Na basically, itong terminology na to, maaari niyong palitan at ang gamitin is yung account title na investment in bonds. Kasi nga siya yung classic example. Pero again, hindi sa lahat ng pagkakataon ay itong kanyang measurement. Kasi again and again, business model nga kasi ang nagdi-decision. Okay? Simulan na natin. Ang sabi dito, ang bonds daw is a formal and conditional promise under seal. Sa madaling salita, merong nangangako. At yung pangangako niya ay formal, unconditional pa. Actually, meron pang seal. Okay, anong ibig sabihin nun? Meron mismong tatak. Okay? Di ba madalas entity ang nag-i-issue ng bonds? So, meron silang seal. Okay? Kung yung seal na yun, yung parang sa graduation, yung sa diploma, yung iniipit. Okay? Para sobrang formal talaga yung pangangako. Okay? At anong sabi nila? To pay. So, madaling salita, there is a contract of debt. Kung sakaling bonds, may utangan na nangyayari. Okay, to pay a specified sum of money at a determinable future date. Meaning, nangutang ka at babayaran mo, meron siyang due date, merong maturity date, at a specified future date. Di ba? Bukod sa principal na babayaran mo, and make periodic interest payment at a stated rate until the principal sum is paid. Meaning, other than the principal, nagbabayad ka rin ng interest periodically, okay? Na ang interest mo ay nakadepende sa kung ano ang rate na inyong pinag-usapan, yung in-state sa contract of debt ninyo. At patuloy kang magbabayad ng interest hanggat hindi pa nga bayad yung principal. So hanggat meron kang utang, patuloy pa rin yung interest. Na basically, pumapasok talaga siya dito sa business model na ito. In a sense na, meron ka naman talagang babayaran na principal at saka interest kung ikaw yung nangungutang. Pero sa side na to, hindi tayo yung nangungutang. But rather, tayo yung nag-invest. Yeah? Tayo yung nagpautang. Ayan. Mas liwanagin pa natin kung ano yung bonds. Pamamagitan nyo ng isang kwento. Ibig sabihin, lagyan po natin ng kwento, ano ba itong bonds na yan. Okay? Ang ibig ko sabihin, there is a contract of debt na nga. Na basically, yung isang party ay creditor. At yung kabilang party, malamang yung nangungutang, which is yung debtor. Na basically, yung debtor, siya yung dahilan kung bakit merong bonds. Kasi siya yung nangutang eh. Siya yung nangako, di ba? Na normally nga yan po ay entities. Okay? So, lagyan natin ng pangalan. Let's see yung favorite kong santo, ano? Si San Miguel, okay? So, San Miguel Corporation. Ayan. Nag-issue sila ng bonds. Okay, basically sila ay nangungutang. At normally, pag bonds ang transaction, ang utang ay malaki. Let's say 100 million.
Okay? Pero bago yun, mas iliwanagin pa natin o rekumpara natin sa ibang pangungutang, itong bonds na to. Again, meron tayong debtor, kailangan niya ng 100 million. Pero, okay, sa halip na lumapit sila sa bangko, let's say this is the bank, sabi ni San Miguel, pautang kami ng 100 million. Hindi ganyan yung nangyari. Ang ibig kong sabihin, when we try to compare with loans, yung 100 million kasi ay uutangin ni San Miguel sa iisang institution lang, which is the bank. Okay? Sa bonds transaction, maaaring hindi ganun yung nangyari. Hindi iisa ang kanyang kinausap. But rather, okay, madami. Actually, pwede pa nga siyang i-offer sa public. Kung naaalala niyo yung discussion sa stock, sa equity securities, di ba? Merong Philippine Stock Exchange na kahit sino, there is an active market, palaging merong bumibili, di ba? Ganun din dito sa bonds, hindi lang ganun kasikat. There is an active market. Okay, hindi siya ganun kalam ng mga estudyante comparing with the equity side, di ba? So, ang punto natin, okay, again, yung debtor nangungutang ng 100 million, pero hindi iisa ang kanyang kinakausap, katulad ng loans, katulad ng sa bangko. But rather, ang kinakausap niya ay maraming tao. At yun na nga yung mga creditors. Okay, in a sense na mangungutang sila sa kabuuang 100 million. Pero alam din naman kasi, nung entity na yun, na hindi ganun kataling mangutang ng 100 million sa iisang tao. So anong ginagawa nila? Na kaya bonds ang pangalan niya. Okay? Hinahati-hati nila yung total amount ng uutangin. So therefore, yung 100 million, okay? Let's say, 1,000 ang isa. 1,000 pesos. Pero at the very end, sobrang dami ng bonds hanggat hindi na ako kompleto yung buong 100 million. So basically, kung ako ito, at ang meron lamang ay 3,000, yan lang yung pera ko, pero gusto kong mag-invest. Makakabili ba ako ng bonds? The answer is yes. Kasi ang bibiling ko 3 piraso, di ba sa 1,000 isa? Pero kung bumili ako ng 3, okay? Upos na yung 3,000 kung naging investor na ako dun. Pero sa point of view ni debtor, okay, hindi niya pa nakukumpleto yung buong 100 million. But rather, maghahanap pa siya ng ibang tao or ibang entity. Makikipag-usap nga siya sa public para pahiramin siya ng buong 100 million galing sa magkakaibang tao na nga. Okay? Ngayon, sa discussion natin, hindi natin concern yung side ni debtor. Kasi yun na nga yung nangungutang, di ba? But rather, dito tayo sa side ng nag-i-invest dun sa bonds. Okay? Na basically, may mga tawag nga pala sa kanila. Okay? Ang ibig sabihin yung debtor, ang tawag sa kanya ay issuer. Kasi siya yung nag-issue ng bonds. At ngayon, ito namang bumibili, okay? Or yung creditor, yung public na nagkaroon na ng bonds, ang tawag naman sa kanila ay bond holder. Kung naaalala ninyo, di ba? We have this terminology, shareholder, kasi ang hawak-hawak nila ay share. Sa pagkakataong ito, ang evidence naman nila ay bonds, di ba? Na basically, meron din siyang dokumento, okay? Ang tawag dun sa dokumento na yun ay certificate. Hindi share certificate, but rather, malamang bond certificate. Kasi nga, ang in-invest mo nga ay bonds naman. Bond holder ka, bond certificate ang meron ka. Na basically, ang nakasulat, okay? Dun sa bond certificate ay kung magkano yung value ng isang bonds, let's say 1,000, oh, that is the face value. Nakasulat din yung kanilang interest na usapan, yun ang stated rate, let's say 10%. Okay, so again, nakasulat yung principal, nakalagay yung interest, and actually, meron nga daw siyang maturity date. O let's say, babayaran mo hanggang December 31, okay, 2030. So therefore, ganyan ang itsura ng bonds, yung basic component niya, no? Okay? Yung maturity date, yung face value, at saka yung interest rate nung bumili ka ng bonds. Okay? So, yun ang patunay na meron ka. Pero, kung gusto mo pang tingnan ang pinakang detalye, yung mga condition dun sa contract of debt, yung mas malalim na paliwanag, kumbaga yung terms and condition na ina-accept mo, di ba? Hindi mo makikita sa share certificate kasi hindi kayang pagkasahin lahat dito. But rather, may isa pang dokumento na nakarelate dun sa mismo contract of debt na ang tawag naman ay indenture. Okay? Or just bond or
bond indenture. Again, ano po ito? Ito yung dokumento na kung saan nandun lahat yung mga kondisyon ng inyong usapan. You as the bondholder or and them as the issuer of the bond. So, kayo, ikaw kasi ang investor. Okay? So, tumuloy pa tayo. Ngayon, may iba-ibang klase ng bonds. At ito yung mga yon. The first one, we have the term bonds, which is ito yung basic, ano po, okay? At term bonds are those bonds that mature on a single date. Sa madaling salita, katulad nito, okay? Magmamature siya ng December 31, 2030. Yung buong 100 million, dun magmamature. So, ang tawag dun ay term bonds, kasi nga iisa yung term nila, okay? We have here serial bonds. Ano naman yan? Okay? Are those which have a series of maturity dates, or those bonds which are payable in installment. Okay? Meron daw series of maturity dates. Kaya nga ang tawag ay serial. Or payable siya in installments. Ibig sabihin kung 100 million yan, pwede sabihin nung ano, nung debtor, dun sa mismong bond indenture, dun sa certificate, na magmamature yung, let's say, 10 million next year, another 10 million the other year. Kaya nga ang tawag sa kanya ay serial. There is a series of maturity. Hindi sabay-sabay na binabayaran nung debtor yung mismong total amount nung liability, yung 100 million. Okay, serial bond. So let's say, namili ka 50 million, sumaaring sa side mo, okay? Hindi mo siya sabay-sabay makakolekta, but rather, in installments nga. Okay? Ang tawag doon again, serial, series of payments or maturity dates. Di ba? And then the third one, we have the callable bonds. Okay? Callable bonds are those which may be called in or redeemed by the issuing entity prior to their date of maturity. Okay? So, madaling salita, pwede mo daw siyang tawagin. Kaya nga, ang tawag ay callable bonds. Callable, maaari mong tawagin. Anong ibig sabihin nun? Di ba usually meron siyang maturity date? Ay, ang sabi nung entity, oy, ikaw, bonds number 2, okay? Kahit hindi ka pa magmamature, babayaran ka na namin. Again, ang maturity date ay December 31, 2030. Pero wala pa yung date na yan. Let's say 2025 pa lang. Naisip nung entity, may pera na kami. Tatawagin namin yung ibang bonds. Okay, babayaran na kaagad namin kahit hindi pa dumadating yung maturity date. Okay lang ba yun? Yes, provided nakalagay dun sa kontrata ninyo, sa bond indenture, that the bonds is what? Callable. Sa madaling salita, siya ay merong other features. Actually, pwedeng siya i-term bonds talaga kasi may specific na maturity date. Pero kung gugustuhin ng issuing company, pwede nilang tawagin na yun or i-retire na nga siya dahil yung kanilang usapan naman ay callable. Okay? Let's move on. Yung pang-apat. We have convertible bonds. Are those which give the bondholder the right to exchange their bonds for share capital of the issuing entity at any time prior to maturity. Okay? By the name itself, convertible. Ano bang ibig sabihin nun? Ito yung dating niyang itsura. Bond siya. Pero even before the maturity, kinonvert mo, napalitan at naging ano? Naging equity. Okay? Nasaan? Naging share capital nung issuing entity. Okay? So, kasi maaaring sabi nung entity, hindi kami basta-basta nagbebenta ng ano? Ng shares. Di ba? So, kung gusto mong sumali sa company namin, bumili ka muna ng bonds. So, parang ganon. So, basically, sila muna ay bondholder. Tapos na merong feature yung bonds na let's say after 3 years before the maturity or pwede mo siyang i-convert yung gusto mo. Okay? Therefore, magiging kang equity. Lilipat ka. Okay? Ang tawag doon, again, ay convertible bonds. Kasi nga, nagpapalit yung bonds. Naku-convert na nga. Okay? Ngayon, madali lang ito sa mga pangalan, sa definition, di ba? Sa explanation. Pero pagdating kasi sa accounting, nandun yung problema. Kung alam mo yung features nila, ang tanong, paano kapag ka problem solving na? Ano ang kailangan mong gawin? Paano kung callable, bigyan tinawag eh, hindi pa maturity date? Paano ang accounting kapag ka nagko-convert? Yan yung mga pag-uusapan natin as we do problem solving for each of these kinds of bonds. Okay? Ngayon, tumuloy pa tayo. Ano pa yung mga meron dito sa bonds? Okay, accounting na tayo. Tama na tayo sa mga theories, di ba? Una,
Okay? Una, ang bonds kasi ay merong specific dates, di ba? Maturity date at saka yung interest payment date. Maaaring nagbabayad sila ay monthly, okay, quarterly, semi-annually, depende na dun sa kanilang usapan. Depende na nga dun sa bond indenture. Okay? Una, paano kung sakali, okay? Let's say ang payment ng interest ay yearly na lang para simple. Okay? Every year, every December 31. Kung sakaling binili mo yung bonds ng January 1, therefore walang problema. Kasi ikaw ang may-ari ng, okay? Ng investment for the whole year. Pero ito yung problema eh. Paano kung hindi mo siya binili noong January 1? Kasi if you can remember, there is really a market of the bonds, di ba? So basically, merong nagbebenta yan, okay? Na maaaring hindi mo bilhin kay San Miguel. Maaaring bilhin mo kay Pedro, okay? Yung bonds niya, binebenta sa'yo, okay? Na basically, hindi sakto dun sa isang taon kung annual yung interest. Paano kung sakali binili mo in between? Let's say, binili mo April 1. So what will happen? Okay? Simple lang din naman. Balikan mo yung topic sa adjusting entries, yung accrual. Okay? Ang ibig ko sabihin, itong part na to, dahil hindi ikaw ang naghawak, therefore, hindi mo yan magiging income. But rather, dun lang sa moment na nag-purchase ka, yun lang ang kailangan mong i-record na income. Nga lang, ito yung counting problema dun. Sa point of view ng seller, ng bonds, di ba ikaw yung buyer? Okay, kung yung sa seller side, okay, malamang, nung binibenta niya sa'yo, ibibenta niya rin tong part na to. Ibig ko sabihin, wala namang pakialam si San Miguel Corporation kung sino ang may hawak niyan sa inyo. Okay? Ibig sabihin ay, wala siyang pakialam dun sa nangyari in between na bentahan. Basta ang mahalaga sa kanya, kung sino yung may hawak nung December 31, siya yung babayaran niya ng kabuuang interest pang isang taon. Okay, so ibig sabihin, kung binili mo ng April 1, magkanong interest ang ibabayad sa'yo ni San Miguel? Ang sagot mo namang, pang isang buong taon pa rin. Hindi, syempre, yung seller, hindi yan papayag. Okay, ay ako naman ang naghawak ng 3 months, so therefore ganito. The moment na binibenta ko sa'yo, bukod dun sa mismong bonds, bayaran mo pa yung 3 months na interest. That's why there is accrual. Okay, may receivable ka. Okay, dun sa issuing corporation kay San Miguel for 3 months ka agad kasi kumbaga natapos na dahil yung karapatan dito sa interest na to ibinayad mo dun sa ibang tao. That's the first issue. That's the first issue here in the bonds. Okay? Moreover, lalong-lalo na kung sakaling halimbawa ang interest payment date ay hindi nakasakto ng December 31. Okay, ang ibig sabihin paano kung sakaling ang interest payment date ay April 1 to April 1. Okay, let's say annually pa din. Ay let's say December 31. So what will happen? Again, simple lang din naman, di ba? You have really to determine ilan yung araw na hinawakan mo. Kasi nga, ang interest ay function of time. Kung ilan yung buwan na ikaw ang may-ari, therefore yun yung interest income mo. So kung hindi papayaran ng December 31, but rather April 1 next year, therefore you have to make accruals. Di ba? At kung sakaling binili mo yan, let's say November 1, so therefore, itong part na to, binayaran mo sa original nagbenta, may receivable ka na para din sa part na to. Ang income mo lang, if edimulit November 1 hanggang December 31, pero wala pa din cash payment kasi nga ang payment pa ay sa April 1. So again na again, parang nagkakaroon ka lang ng adjustment sa accrual pertaining to interest. Madali lang po ito, lalong-lalo na kung sakaling may numbers. Okay? Now let's move on pa. Tapos na tayo sa interest. Okay? Paano naman kung sakali, okay, na merong tinatawag na discount or premium? Ano po yun? Kung naaalala ninyo, okay, ang bonds nga, meron siyang certificate, nakalagay doon yung face value, let's say 1,000, nakalagay doon yung interest rate, at saka yung maturity date. Okay? 2030. May pagkakataon ba na ikaw ay bumibili ng bonds na yan, ikaw yung investor, pero yung presyo, okay, ay hindi 1,000 ang ibinayad mo. But rather, maaaring mas mataas. Let's say 1,200 or maaaring mas mababa, let's say 800, nung bilhin mo yan, pwede bang iba ang presyo sa halip na 1,000? And the answer is yes. Okay? Kasi nga, maaaring
meron kasing added benefits eh. Okay? Let's say sabi doon sa utang, 10%. Di ba kikita naman ng interest? Ay maganda naman talaga yung entity. Automatic na makakabayad yan hanggang dulo. Isipin mo kay 10% kang kikitahin. 2021 pa lang ngayon hanggang 2030. Di ba? Hanggang 2030. Ang daming interest niyan. Ay siguradong magbabayad. Meaning yung perception ng market, okay, dun sa bonds itself ay maganda. Okay? That's why, may mga pagkakataon yung investor ay willing na magbayad ng mas mataas sa kung ano ang kanyang face value. Na basically, yung face value, yun yung babayaran at the end of the term, di ba? At maturity date, yun yung babayaran. Okay? Willing sila magbayad ng mas mataas. Kasi nga, maganda naman yung bonds, makakabawi naman daw sila dun sa interest. At ano ang tawag sa ganong scenario? Kung nagbayad sila ng mas mataas, the answer is premium. Ibig sabihin, nagdagdag ka kasi eh. Di ba ganun yung premium? Kung sila yung premium, maganda. Okay, mataas. Di ba? Parang ganun. Okay, at kung sakali namang baliktad, okay, let's say, 1,000 ang babayaran kung sakaling mag-mature, okay, yung bonds. Pero nabili mo lang ng mas mura. Kasi nga, yung nangungutang pa din naman, eh walang kasiguruhan minsan kung talaga totoong makakabayad. Depende pa rin yan sa going concern. Depende pa rin yan sa mangyayari in the future. Therefore, yung perception, eh maaaring mura. Okay? Maaaring mas mababa. Or, kailangan na talaga nila ng pera. Okay? Sabi nila, para mas mabilis pa ibenta, therefore, benta natin ng mas mababa. O something like that. Oh. Therefore, nabili mo ng 800 lang. Kasi kailangan na nila. Okay? Ano ang tawag sa ganung klase ng scenario? And that is what we called, okay, discount. Discount naman kasi nga mas mababa. Okay? Ngayon, how do we measure? Okay, investment in bonds, initially. Okay, initially, we measure that at fair value. Na basically, yung fair value, yun yung inyong transaction price. Okay, kung magkano mo pinili purchase price, malamang 1, 2, or 800, doon mo siya i-re-record. At kung sakaling ang meron pang transaction cost, therefore you have to add. Pero we just assume wala. That's the general rule naman, eh, di ba? That's how we measure financial asset initially. Fair value plus transaction cost. Okay, kung sakaling meron. Okay, ngayon, how do we measure subsequently? At ito na po natin tatapusin. Okay? We measure financial asset at amortized cost. What is that amortization? Okay? Amortization is actually a process. A process of converting or making, okay, your initial balance. Okay? Going to, okay? Its face value at the end, at maturity date. Sa madaling salita, yung proseso kung saan yung 1,200 ay papupuntahin mo sa 1,000 by 2030, ang tawag doon amortization. Pababa kasi mula sa taas. Okay? At kung sakali namang galing ka sa 800, yung initial measurement, paglipas ng panahon, di ba 2021 pa lang, okay? Paglipas ng panahon hanggang 2030, dapat daw makapunta ka ng 1,000. So yung process ng paglapit mo dun, ano ang tawag dun? Again, amortized cost. Okay? Ang tawag dun sa process, amortization. By the way, again ulit, ang tawag dun sa process, amortization. Ang tawag dun sa cost in a certain period of time is what we call amortized cost. Isa pa, burahin muna natin para mas maliwanag. Okay? Ayan. Kumbaga, kung ang investment nga ay 1,000, okay? Diyan mo binayaran at magmamature siya at 1,000, what can we say? Will there be an amortization? Malamang wala. Kasi nga, same-same lang naman. Okay? Pero hindi nga ganyan palagi ang nangyayari kasi maaaring merong tinatawag na discount. Okay? Na basically, nabili mo ng mas mababa. At may mga pagkakataon din naman na binili mo ng mas mataas. Ang tawag naman dun ay premium. Okay? So, ito naman yun. Let's say 1,200. Again, yung process dun sa pagpunta dun, ang tawag ay amortization. Ang amortized cost kasi nga time period yan, malamang may different year yan. Okay? Ang tawag dun sa value, let's say ito yung year 1,
Whether that is discount or premium, ang tawag dyan ay amortized cost. Ganon din dito, amortized cost yung mga yan. Yung value niya after initial recognition, yun na nga yung subsequent recognition, di ba? So, nakuha po ba yung punto? Yun yung amortization. Kaya siya tinatawag na at amortized cost, kasi nga pinapalapit mo hanggang doon, kasi madalas ang investment na binili mo ay hindi mo naman nakuha at face value, but rather at other amounts. Merong discount at merong premium, okay? To end pa, okay, isa pa, ayan. Ano ang treatment ng bondholder, okay, dun sa discount? Actually, they are treated as additional income, additional interest. Bakit? No, isipin mo, pagdating ng maturity date, 1,000 babayaran, pero nabili mo lang ng 800. Sa madaling salita, kumita ka ng 200. Dahil 800 mo binili, babayaran lang 1,000. There is a gain amounting to 2,000. Pero yung gain na yan, kailan mo daw ba i-recognize? Is it at the date of sale? Noong moment na nagkaroon ng bentahan, dun mo ba i-recognize yung gain? The answer is no. But rather, ang gusto nila, unti-untiin mong i-recognize yung gain. Okay? Through amortization. Kasi ang punto nila, hindi lang naman yung year of transaction ang nakinabang dun sa gain. But rather, pati yung mga kasunod na taon nakinabang din. Kaya nga yung gain na yun ay part ng amortization, nagkakaroon pa ng additional entry. Na mas iliwanagin natin yung tinatawag na effective interest method sa mga kasunod na video lecture. Inintroduce pa lang natin ngayon yung bonds. Okay? Paano naman kung sakaling premium? Is imagine nagbayad ka ng 1,200, pero at maturity date, babalik lang sa'yo 1,000. So what can we say? Yung 200 na difference dyan, actually, ang tawag dyan naman ay loss. Kasi talo ka eh. Nga lang, pwedeng hindi loss eh. Mayroon daw conflict kung sakaling loss. Bakit? Kasi di ba nag-invest ka, kikita ka naman eh. Kikita ka naman ng interest, di ba? Ang ibig ko sabihin, sa halip na loss ang itawag dyan, mas maganda na ang treatment sa premium is what? Reduction of income. Hindi loss, hindi expense. Kasi may income ka naman, therefore offset na lang. Reduction siya. Kasi nga, nabili mo ng mas mahal, pero babayaran ka lang ng 1,000. Okay? Ngayon, itong loss na to, itong reduction of income na ito, okay, kailan mo daw dapat i-recognize? Is it at the year of sale, at the date of transaction? The answer is no. Since mahaba nga ang period ng ating bonds, therefore, okay, i-recognize mo daw yan, unti-unti din. Okay? Using amortization methods na pag-uusapan sa kasunod na panahon. Okay, kasi nga, ang sabi, ang benefit naman kasi, or yung cost ay hindi lang sa isang period, but rather, maraming panahon. No? That's why you have to allocate that. The allocation is again, this is what we call amortized cost. I believe, okay? Marami na po tayong nabanggit. Kung ano yung bonds, yung kanyang mga example, niliwanag pa natin kung anong nangyayari. Again, isa pa, ang bonds ay pangungutang hindi sa isang entity, kasi baka hindi ka pa utangin sa sobrang laki. So therefore, naghahanap ka ng public para nakautang ka. At kung ikaw naman yung public at gusto mong sumali, therefore, nag-i-invest ka dun. Na basically, yung measurement ng investment mo, depende sa model mo. Ano bang dahilan bakit ka bumili ng bonds? Kung ang dahilan mo, gusto mong intayin hanggang dulo, therefore, at amortized cost tayo, na ipinaliwanag na, mayan na nga yung process of amortization. Na-introduce na natin yung mga technical terms dito, yung interest, yung principal, yung discount, yung premium, na mas liliwanagin natin as we do problem solving and continue discussing on that side. Okay? So kung sakaling gusto mo pa, okay, na may matutunan dito, nandito yung mga kasunod na discussion pertaining to investment accounting. Okay? At kung sakaling nag-enjoy ka din naman, maaari mong i-like ito kating video discussion. So yun lamang at maraming salamat.